Well, mga kapopong, kumusta? Well, actually, nakakatuwa itong topic natin ngayon patungkol dito sa barko from Russia na mayroong pangalang Sea Grand. Well, ang isa kasi sa mga ikinagulat ng mga taga South Korea noon na talagang bihira lang talagang mangyari sa kanila ay habang paalis kasi itong barko ng Russia na ito opposite kasi mali yung direction ng kanyang pinatutunguhan na instead na doon sa malawak na karagatan ang direction nito laking pagtataka naman ng mga otoridad sa South Korea na dumiretso ito straight doon sa Gwangan Bridge doon sa South Korea, which is kung pagbabasihan natin itong actual na video na ito ay dito ay mapapansin natin na totoong may oras pa naman talaga itong barko na ito na umiwas doon sa Gwangan Bridge, pero still kapansin-pansin na wala pa ring pagbagal itong barko na ito at tuloy-tuloy nitong pinuntahan yung tulay na kanyang nasa harapan. Which is ang malaking tanong naman ngayon ay bakit nga ba ito ginawa noong Russian na kapitan noong barko? Mayroon ba siyang galit sa South Korea sa kung bakit niya ginawa ito? O trip-trip niya lang itong gawin talaga? Well, huwag kayong magugulat sa mga sumunod na nangyari, ha? Actually, after pagkatapos kasi yung ginawang pagsalpok noong barko doon sa tulay ay actually gumagana pa naman talaga yung makina noong barko at tinangkapan itong umalis doon sa lugar ng pinangyarihan. Yes, mga kapopong, nagbalak pa ngang tumakas. Pero since meron ng mga otoridad o mga coast guard na naka-witness mismo noong pangyayari, ay sila na mismo ang pumigil doon sa barko na makaalis pa ng South Korea na kung hindi ako nagkakamali isa itong barko ng Russia na naglalaman ng mga produktong gawa sa bakal. Pero ito pa ang mas malupit na nalaman ng Coast Guard ng South Korea na talagang kailangan mong malaman, ha? Well, dahil alam nyo ba na bago kasi mangyari ang pangyayari na yan, which is yung pagsalpok ng barko ng Russia doon sa tulay, ay alam nyo ba na bago pala mangyari yan meron na palang isang yacht na unang tinamaan itong barko ng Russia na ito. Well, dahil nga dyan sa nangyari sa yate na yan, ay nagradyo na agad itong Coast Guard ng South Korea doon sa barko ng Russia na kailangan na nitong tumigil dahil nga dyan sa unang ginawa niya. Pero, alam niyo ba yung ginawa noong Russia na kapitan noong barko? Well, since hindi siya masyadong marunong makaintindi ng salitang English at hindi niya masyadong naiintindihan yung niraradyo sa kanya ng South Korea, ay instead na tumigil siya parang nag full speed pa ito. Pero yun nga lang na dinerecho naman ito ang Gwangan Bridge doon sa South Korea na ayon naman sa investigation at ayon na rin doon sa sample na kinuha ng South Korean authority doon sa mismong kapitan noong barko na isang Russian nga, ay dito ay nalaman nila na nakainom pala itong Russian na kapitan na ito. Yes, mga kapopong, nakainom nga sa kung bakit wala sa wisyo mag-control ng barko. Pero alam niyo ba ang paliwanag nitong Russian na kapitan na ito patungkol doon sa nagawa niya? Well, sinabi lang naman niya na actually noong mangyari daw yung pagsalpok ng kanyang barko doon sa tulay yan daw yung mga panahon na hindi pa daw siya nakakainom. Which is, nakainom daw siya pagkatapos after daw noong mangyari ang pangyayari na yan. Well, ang lupit, diba? Na nakasira na nga siya ng tulay uminom ka pa at balak mo pang tumakas. Pero yung paliwanag na yan ng kapitan still hindi umubra sa mga kapulisan doon sa South Korea at hinuli na agad nila itong kapitan na ito bago pa ito tuluyang makatakas. Pero kung magtatanong ka naman sa akin ng wait lang, Teacher Popong. Di ba yung mga barko naman di ba mayroon din namang mga rivers iyan na pwedeng umatras ang barko bago pa man sumalpok yan sa mga bagay-bagay? Well, actually, good question yan at ganito kasi ang paliwanag dyan. Yes, mga kapopong, meron naman talagang reverse ang mga barko. Pero kung sa mga kotse kasi nagagawang mag-reverse within few seconds lamang. Pero keep in mind, mga kapopong, na kapag ang malalaking barko na ang magsasagawa ng mga reverse o pag-atras, ay actually it will take minutes bago pa man mangyari yan. Most especially kung ang aatras
malalaking barko talaga. Anyway, actually seryoso talaga itong ginawa noong barko doon sa tulay sa South Korea. Na alam niyo naman siguro na kung yung mga crack nga sa mga tulay mga ebidensya na na posibleng merong mangyaring hindi maganda dyan sa tulay na yan. What more pa kaya kung ganito na kalaki yung sira ng isang tulay na dahil nga dyan sa ginawa ng Russian captain na yan halos isang buwan daw na nirepair itong sira na ito. Na ayon naman sa mga comment na aking nabasa ay hindi daw pinakawalan ng South Korea itong Russian na kapitan na ito hanggat hindi nababayaran nito yung ginawa nito sa South Korea. Plus syempre yung ginawang atraso nito dahil sa ginawa niyang pag-inom habang nagkokontrol lang isang malaking barko. Na paniguradong ang mga kabaro nitong magigiting na manlalayag sa Russia kinakahiya itong kababayan nila sa ginawa nito doon sa South Korea. Most especially, kung itong pangyayari na ito nabalitaan pa mismo ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon, at kung pagbabasihan mo mismo itong video na ito, ay sa tingin niyo ba sinadya ba o hindi ba niya ito sinasadya talaga? Well, syempre gusto ko malaman ng inyong mga kasagot. So, i-comment lang ngayon sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre, kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang ngayon sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te! Amo!